We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Magandang umaga! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. Inabangan ng lahat ang muling pagsabak sa ring ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Hindi man nanalo, panalo pa rin si Pacman sa kanyang mga fans. Pero si Mami Junisha Pacquiao, nais na raw magretiro ng anak sa pagbaboxing. Ang detalye sa report ni Tech Ocampo ng GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Cebu City, isa ang Cebuanong featherweight champion na si Jack El Capitan Tepora sa mga nanood sa laban ni Pacquiao kay Ugas kasama ang pamilya. Sa kanyang obserbasyon, lamang si Ugas dahil sa layo ng abot ng kanyang suntok laban kay Pacquiao. Pero sa kabila ng pagkatalo ni Pacman, idolo pa rin niya ito. Proud yapon kung Pacquiao, siya may akong idol jud. O gula na yung makatupong sayahang nabot sa boxing, 8-times world champion. Sa Iloilo City naman, inabangan din ng maraming Ilonggo ang Pacquiao-Ugas fight. Natalo man ang pambansang kamao sa Cuban boxer, proud at hanga pa rin ng ilang Ilonggo sa ipinamalas ni Pacman sa laban nito sa ring. Of course, sa iyang edad, at least arap mang Japon ng hampang niya. So, sa ako niya, champion na sa para sa akin. Pero, si Nanay Concepcion, Joy. Ay, ang bot. Di, ano, adon reaction ay? Yun na, di disgustado kung na-perde siya. Sabay ng ina ni Senator Manny Pacquiao sa General Santos City, nakaluhod at taimtim na ipinagdadasal ni Mami Junisha Pacquiao sa loob ng kanilang kapilya na manalo ang anak sa kalabang si Yordenis Ugas ng Cuba. Kasama ni Mami D ang anak na si Liza, mga kaanak at kaibigan ng pamilya Pacquiao. Pero taliwas ang inaasahan ni Mami D. Anya, bago pa umano ang laban ni Pacman, may kutob na siyang matatalo ang anak. Kaya minsahin niya sa pambansang kamao, dapat na siguro itong magretiro na sa boxing. Ibig sabihin, kung manalo, matalo, tanggap mo na ako. Sa una, pati ang coach ni mo nag-ingon, na-stop ka na kay nanalo ka sa Bunsun. Diba, na-pildisi ka tatlo sa Bunsun? Niya ingon ko, gusto ka bang madaog at tong bawion, daog na. Nadaog siya ka upat pod. O, di, lipay na ko kay nadaog na siya, undang na. Stop ka na. Stop ka na, anak. Ako, si Teco Campo, para sa GMA Regional TV. Kinumpirma ng Philippine Paralympic Committee o PPC na ilang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas para sa 2020 Paralympic Games ang nagpositibo sa COVID-19. Sa official statement na ipinalabas ni Michael Barredo, presidente ng PPC, kinumpirma nito na ilang mga opisyal, coaches at para-athlete ang nagpositibo sa COVID-19. Sa ngayon, naka-isolate na mga nagpositibo sa sakit, alinsunod na rin sa ipinapatupad na health protocols, ngunit ang mga ito hindi na makakasali pa sa 2020 Paralympic Games na sisimulan sana bukas sa Tokyo.
Bumalo na sa mahigit 1,839,000 ang kabuuang bilang ng mga nagkasakit ng COVID-19 sa Pilipinas. Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tutukan. Nakapagtala ng 16,044 new COVID-19 cases ang Department of Health, kaya umabot na sa 1,839,635 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Umakyat sa 616,367 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Quezon City ang may pinakamataas na bilang na umabot na sa 123,944. Nasinundan ng 78,533 na kaso ng siyudad ng Maynila at 45,069 cases sa Caloocan City. Sa huling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 46,804 na ang naitalang COVID-19 cases sa Region 1, 67,969 sa Region 2, 134,452 sa Region 3, 47,781 sa Cordillera Administrative Region. Sa tala ng Department of Health, pumalo na sa 313,688 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Region 4A, 20,135 cases sa Region 4B, at 27,076 sa Region 5. Sa Region 6 naman, umabot na sa 98,173 ang kaso ng COVID-19, 108,636 sa Region 7, at 39,691 cases sa Region 8. Sa Mindanao naman, 29,714 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9, 52,350 sa Region 10, 62,816 sa Region 11, 33,244 sa Region 12, 27,539 sa Region 13. At sa BARM, umabot na sa 9,900 cases. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Isang lalaki sa Himamaylan City, Negros Occidental, pinatay ang kanyang live-in partner pati ng dalawang maliliit na anak ng kanyang kinakasama. Ang suspek sa pagpatay, nagbaril sa sarili matapos ang krimen. Habang sa Dumangas, Iloilo naman, isang lalaki ang patay ng paghampasin ng bakal sa ulo ng kanyang sariling lolo. Si John Sala ng GMA Regional TV, One Western Visayas, nakatuto. Kalunos-lunos ang sinapit ng maginang ito sa Himamaylan City, Negros Occidental. Ang 25 anyos na si Rose Egg ay nagtamo na isang tama ng bala ng baril sa noo. May tama din sa ulong isang taong gulang na anak nitong babae, habang sa mukha naman ang tama ng kanyang 7 buwan na lalaking sanggol. Ang suspect sa krimen ay ang mismong live-in partner ni Rose na si Raymundo Dia, 59 anyos. Sa investigasyon, nakapulisan, nag-away ang mag-live-in partner dahil sa gustong umuwi ni Egg kasa kanilang bahay sa bayan ng Binalbagan para doon ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ayon sa kasambahay nito, nagsigawan ang dalawa hanggang sa nakarinig na lang ito ng mga putok ng baril. Nagkatalo ba yung mag-asawa tungkol sa pagpaalam nito sa niya, sa kanyang asawa na mag-celebrate ng birthday niya sa Payao, sa Binalbagan. So parang pinagkatalunan nila kasi ayaw daw pumayag ng kanyang kalibin partner. Matapos pagbabarilin ng mag-iina, binaril din ni Diaz ang sarili sa ulo gamit ang caliber 38 na baril. Dinalang mag-iina sa ospital, subalit ininiklana na silang dead on arrival. Namatay din si Diaz habang ginagamot sa ospital. Sa bayan ng Dumangas sa probinsya ng Iloilo ay dead on the spot ang lalaking kinilala na si Alan Dulaugon matapos paghahampasin ng bakal ni Arturo Di Alas sa 69 anyos. Ayon sa Dumangas Police, pasado alas 8 Sabado ng gabi nang biglang pumasok ang biktima sa bahay ng suspect na ikinugulat nito, kaya't agad na kumuha ito ng bakal at hinampas ang biktima ng 3 beses sa ulo. Napag-alaman din ng pulisya na parehong nakainom ang dalawa nung mangyari ang krimen. So, nag-attempt siya magsulod, so pag-attempt niya magsulod, ginampusan sa mga 3 beses sa iya ulo. So nakibot, kinkakibot siya lang, may taho nga nagsulod sa iya balay. So gin-assume niya nga posible may himuon nga malain. So siguro bangod niya, dipinsahan niya kung galingon niya. Ayon pa sa pulis, wala namang pinag-awayan ng dalawa bago ang krimen, kaya patuloy pa ang kanilang investigasyon. Nakakulong sa ngayon ang suspect na haharap sa kasong homicide. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV. Umabot sa mahigit 40 kilo ng karneng manok ang kinumpiska ng National Meat Inspection Services Bicol sa isinagawang surprise inspection nito sa mga supermarket ng ilang mall sa lungsod ng Naga, Camarines Sur. Ayon sa NMIS, ang mga nakumpiskang karne may amoy na at tila hindi nasariwa.
Sa packaging ring ng mga nakumpiskang manok, makikita may nakalagay na frozen, ngunit ayon sa NMIS, sa chiller lang nakalagay ang mga ito. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang NMIS na sundin ang mga patakaran sa pagtitinda ng mga karne, maging kung saan ito ilalagay para matiyak na safe at sariwa ang mga ito. Sinubukan naman ng GMA Regional TV na kuhaan ng pahayag ang management ng mga in-inspection na mall at supermarket, ngunit tumanggi ang mga ito na magkomento pa. Mga nagbibenta, ano? Hindi po excuse yung hindi natin alam ang law, no, kung, lalo pa kung matagal na tayo nagbibenta. Ingat po tayo. Nakilala na ang lahat ng sundalong nasawi sa bumagsak na C-130 plane sa Patikul, Sulu. Habang inuwi na sa kanikanila mga kaanak, ang 14 na sundalo sa isang ceremonial send-off sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni Sarah Hilomin Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dumating na noong Biyernes sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City ang 14 na sundalong nasawi sa C-130 plane crash sa Patikul, Sulu noong July 4 na sina Private Erwin Canton, Jun Kapagngan, Mansueto Linagtong at Michael Dalore. Binigyan ng arrival honors ng 4th Infantry Division ng Philippine Army ang mga nasawing sundalo bago dalhin ang mga 14 ito sa St. Ignatius de Loyola Chapel sa Camp Evangelista Patag, kung saan idinaos ang misa para sa mga 14. Full military honors naman ang binigay sa ceremonial send-off ng mga ito sa kani-kanilang mga lugar. Narito ang pagkakakilanlan ng lahat ng sundalong nasawi sa C-130 plane crash sa Sulu. Si Sarah Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patuloy ang imbestigasyon ng Cebu Provincial Police Office sa nangyaring party sa bayan ng San Francisco sa isla ng Camotes sa probinsya ng Cebu. Itong report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ayon kay Police Colonel Engelbert Soriano, ang direktor ng Cebu Provincial Police Office, sinimula na ang imbestigasyon sa nasabing social gathering. Ito ay kahit hindi pa nila natanggap ang opisyal na kautusan galing sa PRO 7. Ipinatawag na ang hepe ng San Francisco Police sa isla ng Camotes sa Cebu kaugnay sa party na ginawa noong July 10 at nakapagsumiti na ng report ang naturang Chief of Police. Yesterday, I have talked to my Chief Investigation and Chief Intel to initiate investigation including the Chief of Police of San Francisco where the alleged video took place, no? So sa akin naman, we'll always be impartial. Batay sa in-upload na video sa social media, nangyari ang party sa isang beach. Ito'y kaugnay sa event na pinangunahan na maopisyal ng 5th District ng probinsya ng Cebu upang pasiglahin ang sports tourism sa isla. Nangyari ang event habang nasa ilalim pa ng Modified General Community Quarantine ang buong lalawigan ng Cebu. Allowed under MGCQ yan. It was an open area and ang requirement dyan is observance of yung face mask and 50% capacity. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Ilyazar, gumugulong na ang imbestigasyon. Ito tapos na yan, pero if we can gather evidence, we can always file the necessary charges against those who were involved or responsible na doon sa violation na yon. Kasi gano'n naman eh, kung ang violation niya is ordinances, so be it, di-file natin doon. Maliban sa kapulisan, inutusan din ng DILG ang regional office na imbisigahan
ang pagtitipon dahil sa umano'y pagdalong ng mga lokal na opisyal. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Umabot na sa mahigit 27 milyon na katao sa Pilipinas ang nabakunahan na kontra COVID-19. Ayon po yan sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Mga nabakunahan sa mga probinsya at rehiyon, tumaas pa. Narito ang report. Sa Pilipinas, pumalo na sa 16,250,043 na ang naturukan ng first dose ng bakuna contra COVID-19, habang 12,877,197 naman sa fully vaccinated na. Sa kabuuan, mayroon ng 29,127,240 nang naiturok na bakuna sa bansa. Sa Hilaga at Gitnang Luzon, umabot na sa 1,006,401 doses ang naibakuna sa Ilocos Region. 718,046 COVID-19 vaccines doses ang naibakuna sa Region 2. Nasa 1,245,970 na ang fully vaccinated individuals sa Region 3. Sa Cordillera Region naman, umabot na sa 509,733 ang doses na naibakuna. Sa Region 5, umabot na sa 437,804 na rin ang fully vaccinated. Sa Region 6 naman, umabot na sa 1,090,911 ang nabakunahan na. 790,009 ang fully vaccinated na. Sa Region 7, nasa 1,651,779 naman ang nabakunahan na. Nasa 782,899 naman ang total na nabigyan ng bakuna sa Region 8. Sa Region 9, nasa 648,440 na rin ang nabakunahan. Sa Mindanao, nasa 1.1 million doses na ang naibigay sa Region 11. Sa Region 12, mahigit 638,130 na ang naipamahaging bakuna. Sa Region 13, umabot na rin sa 551,988 ang nabakunahan. Habang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nasa 307,220 na rin ang naturukan ng bakuna. Ako si Charmer Hilas para sa GMA Regional TV. Essential goods agad na ibinyahe sa Tikau Island sa pangambang muling kanselahin ng LGU ang mga biyaheng pandagat papasok sa Masbate. Habang S-Pass, requirement na sa mga biyaherong papasok sa naturang lalawigan. Ang detalye sa report ni Rain Palino ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Umabot sa 130 na biyahero mula sa Pasacao Port sa probinsya ng Camarines Sur ang nakapagbiyahe na patungo sa probinsya ng Masbate. Agosto 9, nang suspindihin ni Masbate Governor Antonio Co ang operasyon ng lahat ng biyaheng pandagat papasok at palabas ng probinsya dahil sa banta ng COVID-19. Ngunit binawi na ang suspension dahil sa bahagyang pagbaba ng COVID-19 cases na naitatala sa probinsya. Sa Bulan Port sa Sorsogon, hindi lang mga biyahero ang dumagsa sa pantalan upang magbiyahe patungong Tikau Island. Dahil kapansin-pansin rin ang iba't ibang essential goods na ikinakarga sa mga bangka. Bahagyang naantala kasi ang pagbiyahe ng essential goods papuntang Tikau Island dahil na din sa limitadong biyahe papunta sa probinsya ng Masbate at dahil na din sa mahigpit na patakaran sa mga daungan. Ngayong araw is the first day ng another EO po. Bali po ang nangyari sir, ang dami-daming cargoes na pumasok sa port namin. Kasi yun nga, siguro talagang nawala na sila ng, kung nagkakulang na ang supply ng mga food supply sa kanila. Marami po ngayon ang pumasok sa amin ng mga bigas, papunta po ng San Jacinto. Sa panibagong executive order na ipinalabas si Masbate Governor Co, mahigpit na ipinapatupad nito ang no vaccine, no entry policy sa mga biyaherong nais pumasok sa lalawigan. Dagdag requirement na rin sa mga biyahero ang pagkakaroon ng S-Pass o Safe, Swift and Smart Passage Travel Management System. All individuals can come into the province of Masbate provided that they are fully vaccinated 15 days before the date that they arrive in the province of Masbate. Ako si Rain Palino para sa GMA Regional TV. Dahil sa tumataas na kaso ng dengue sa Mangaldan, Pangasinan, puspusan ang sinasagawang targeted indoor at outdoor residual spray sa bayan. Samantala, tumaas ng 115% ang dengue cases sa Region 1. Makibalita tayo kay Juan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan.
Nakarecover lang mula sa sakit na dengue ng 13 anyos na si Joy, hindi tunay na pangalan mula sa Mangaldan, Pangasinan. Isang linggo umano siyang nilagnat bago na pag-alaman na tinamaan na pala siya ng dengue. Nakakapanghina po kasi yung dengue. Bumaba po yung platelet ko kaya po ako pinunta sa ospital. Nagsasagawa ang Municipal Health Office ng Mangaldan ng targeted indoor at outdoor residual spray sa mga barangay sa bayan. Sa pinakahuling tala, 62 na ang naitalang kaso ng dengue sa bayan. Doon sa mga breeding ground po ng mosquito. So kaya po siya targeted, tinatarget po yung mga lugar kung saan po naninirahan yung mga lamok or yung mga lugar po kung saan madalas yung mga lamok. Base sa pinakahuling tala ng CHD1, 115% ang itinaas ng kaso ng dengue sa rehiyon mula sa kanilang January 1 hanggang July 31 na datos. 4,774 cases ngayong taon habang 2,216 naman noong nakaraang taon. Last year po kasi yung lockdown ay naka-apekto po talaga sa pagbaba ng kaso ng ating dengue kasi po nasa bahay lang yung ating mga kababayan, may time po sila no, na maglinis ng mga bahay. Pero this year nga po, since niluwagan na yung mga restriction, mas marami na pong lumalabas no, and mas marami na pong household ang nakakalimutang mag-search and destroy. Sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19, may nakalaan pa rin umano na pasilidad para sa mga dengue patients sa mga paggamutan. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV. 15 anyos na Ilonggo athlete, wagi sa international grappling competition na ginanap sa Russia. Kilalanin natin ang batang Pet Malu sa report ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sinong mag-aakala na sa edad na 15 anyos ay magdadala na ng karangalan sa bansa si David Zaldarriaga na tubong Iloilo City sa kakatapos lang na United World Wrestling Grappling World Championships Cadets and Juniors UFA 2021 na ginanap sa Russia. Naiuwi ni David ang bronze medal sa under 42kg division ng Nogi o No Uniform Competition at silver medal naman sa 39kg category ng freestyle wrestling. It's an incredible feeling and a gift to be able to represent my nation alongside my 40 mates, Wax, Luki, Fier, and Abe at such a young age. Ayon kay David, bata pa lang siya ay nakahiligan na niyang martial arts. Nung una ay nais nang ni David na matutunan ang self-defense dahilan kung bakit nito pinasok ang sport na grappling hanggang sa nagsimula na itong sumali sa mga kompetisyon. I started learning striking at Jimny 1 when I was 8 years old for the sole purpose of self-defense. But as time went by, I grew the passion for grappling. Payo ni David sa mga kabataan, dapat silang matuto ng self-defense dahil malaking tulong ito sa self-development. It's super important for everyone to learn grappling because it's for self-defense. You know, in the real world, there will always be other people trying to harm you. That's why you need to prepare your mind and body to respond to these threats for your safety. Once you start doing something, you know, push yourself to the limit. Have presence of mind and you know, you should always remember the only person who can make you better is yourself. Masaya si David sa karangalang naiuwi nito sa bansa. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Naghigpit pa ang Dagupan City Police sa checkpoint matapos pagsisitahin ng mga motoristang galing sa ibang probinsya na pumapasok sa lungsod. Ang ilan na bistong walang dokumento. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Mula sa lungsod ng Baguio, bumiyahi papa Dagupan City ang magkakaibigan na ito. Pero hinarang sila sa border checkpoint dahil sa kawalan ng QR code. Hindi na raw nila nagawang kumuha ng kinakailangang dokumento dahil sa pagmamadali. Pabalikan lang sana kami. May kukunin lang namin dyan. Mahigpit ang mga pulis katuwang ang ilang kawani ng Public Order and Safety Office sa mga border checkpoint dahil ito sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa lungsod. Ang ilang motorista na galing pa sa ilang probinsya na walang maipakitang QR code at medical certificate, hindi pinahihintulutan na makapasok dito sa lungsod. Pinaghuhuli rin ng mga pulis ang ilang individual na lumabag sa curfew hours. Ayon sa pulisya, karamihan sa mga nahuli, trip lang daw na gumala. Kinukuha natin yung mga pangalan nila para po pag in case na uulit sila, pwede na po natin silang sampahan ng kaukulang kaso kasi hindi naman po siguro tayo nagkulang ng pagwa-warning.
Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV. Mag-asawang health workers sa Cebu City na nagpositibo sa COVID-19, ibinahagi na malaking tulong na nabakunahan sila bago tamaan ang sakit. Mag-asawa, hindi nakaramdam ng malalang sintomas at mabilis ring gumaling mula sa sakit. Ito ang report ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Parehong health workers ng isang pampublikong ospital ang mag-asawang JR at Joanne Celidonio sa Cebu City. Si JR isang nursing aide, samantalang midwife naman ang asawang si Joanne. May comorbidity si Joanne, pero hindi siya masyadong na-expose sa mga pasyente na tinamaan ng COVID-19 matapos pumutok ang pandemya noong nakaraang taon. Pero ngayong taon na patuloy na dumarami ang mga kaso, kabilang na siya sa mga nag-aalaga ng mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19. Ngunit noong Agosto ay GS lang, nakaramdam siya ng mga sintomas ng COVID-19 hanggang sa nakumpirma niyang nagpositibo siya. Mabilis siyang in-isolate sa isang pasilidad. At ang kanilang anak ay pansamantala munang pinatira sa kanyang magulang. Ang kanyang asawa naman na si JR ay nilagnat at nagkaroon ng sipon. At nakumpirma kalaunan na positibo din sa COVID-19 base sa RT-PCR test. Naka-home quarantine ito. Nag-aalala man si Joanne para sa sarili, lalo na't may karamdaman ito sa kalusugan. Pero naniniwala siya na nakatulong na fully vaccinated na siya at ang kanyang asawa simula pa noong Abril. Akong pagtuto na kana ang usha nga wala ko na kay namanggod ko yung antipod niya na dunga na mo. Dayon siya, wala siya na baksinan. Kuan bitaw siya, naglisod o ginhawa. Pero nadali man sad siya kay natagaan pud og mga tambal pero na-hospitalize gid siya, na-admit siya gyud. Nasa ikalabing dalawang araw na si Joanne sa kanyang quarantine. Pinagkakaabalahan niya ang pag-iersisyo at pagpiling mabuti sa kanyang tamang kakainin at iinumin. Ganito rin ang ginagawa ng kanyang asawa na ngayon pa lang ay nakahanda ng magserbisyo muli sa mga pasyente. Mabalaka ko kay tungod na unsa nakahaa ko ang pamilya dito, basi gilibak na. Kay tungod na COVID ko, na COVID ming duha sa kumbana, usarag yun ang makapapuan, dili magpadas. Ako si Femari Dumabok para sa GMA Regional TV. Apat na butanding ang namataan sa General Santos City. Sakay ng bangka, nakuha ng video ng isang netizen ang mga butanding sa karagatang sakop ng Barangay Dadyangas, South sa Central General Santos City. Ang ilang residente, dali-daling lumabas para masilayan ang mga butanding. Pinaniniwalaang ang mga pagdagsa ng mga maliliit na isda, hipon at plankton sa baybayin o sa baybayin ang dahilan kung bakit napadpad ang mga butanding sa lugar. Ang baybayin ng Barangay Dadyangas South ay sakop ng Sarangani Bay Protected Seascape kahit ipinagbabawal ang lahat ng water sports activities at fishing upang maprotektahan ang marine life sa lugar. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, alas 3 kanina madaling araw, huling namataan ang tropical storm Umais o Isang sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 785 km north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang hangin na nasa 75 kph at pagbugso na nasa 90 kilometers per hour habang patuloy ang paggalaw nito sa direksyon sa north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kaugnay nito, mararamdaman ang maulap na kalangitan na may katamtamang pag-uulan at thunderstorm sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa epekto ng southwest monsoon. Sa Metro Manila naman at sa iba pang lugar sa bansa, mararanasan ang maulap na kalangitan kasama ng isolated rain showers o thunderstorms. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang PAGASA sa mga posibleng flash floods o landslide na pwedeng maranasan sa mga apektadong lugar dahil sa mga localized thunderstorms. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.